sono restandita una cosa scontra nel secondo day. Non è una mia paura che è Hey, what's up mga kuwisto? Once again, welcome back to my YouTube channel. And for today, it's my second day of work. So ito kakauwi lang, sobrang init sa Pilipinas. At the same time, sobrang traffic. So yun nga, pahinga lang ng konti because mamaya maglalaba ako ng mga damit na susuotin ko pa. So, nag-crave ako for today ng McDonald's. Kaya finally, because of lockdown, diba? So, pahirapan mag-order ng McDonald's. Shake shake fries and iced coffee vanilla. Okay, so tingnan natin. And also, yun, dito na chicken at laking, one of my favorite guys. So, chicken at laking tayo. Kakain lang muna ako and mamaya maglalaba ako. So, kwento ko lang kanina. So, pa-uwi, along the way pa-uwi sa bahay is bumili muna ako ng gamot. And then, may nakita ako sa matandang lalaki. I think, hindi ko alam kung anong lahi. Basta yan. So, hirap ni hirap yata siyang buksan yung pintuan ng drugstore. So, parang na-paralyze yata siya. And then, may bit-bit na bit-bit pang bigas. No? Mga pagkain natin yung bit-bit niya. So, nandun siya sa loob ng Mercury drugstore. And then, nangyari is, meron din mga customer na sa loob. Imagine mo, hindi man tinulungan yung matanda para buksan yung pintuan, di ba? Nasaan yung sense of, ano nila, pagpapakatao, di ba? Nakakabwisa yung mga ganong Pilipino na ibang mga tao, di ba? Yung mga walang pakialam sa mga ibang tao. Imagine mo, matanda na siya and then paralyzed yung kamay niya. Hindi niya ma-push yung pintuan. So, ano ginawa ko is, binuksan yung pintuan, then tinulong ko siya and then I was asking him kung lilipat ba siya ng daan or what. Sabi niya is mag-aabang daw siya ng tricycle kasi ito pa-uwi na siya or something like that. And then tinawag ko yung isang tricycle driver. Tawag ako ng tricycle driver and then I think pa-uwi yata siya ng somewhere ng Pandan. So kahit hindi ko na sabihin to, di ba? Parang i-share ko lang. And then wala yata siyang pera. I think nasa 50 pesos lang yata yung pamasahin niya papuntang Pandan. Ayaw pumayag nung nagta-tricycle yan. Ito pa yung may ibang tricycle driver dyan na mapagsamantala. Diba? Nakakabwisit kayo. Kaya yung mga tao, pahirap ng pahirap, tapos pinapahirapan niyo po sila. Diba? Wala kayong mga puso, nagigigil ako sa inyo eh. So yun, so instead na makipag-away, kasi na-away ko doon sa matanda, wala siyang pamasahe. So ang ginawa ko is pinayaran ko yung tricycle. Sabi ko, magkano ba yung pamasahe yung doon? So binigay ko yung pera ko, tapos hinatag na yung matanda. Gusto pong magpadagdag ang kapal ng mga mukha, nagigigil ako sa kanila. Bakit kayo may mga ganong Pilipino na yung mga pagsamantala? So, na-share ko lang to guys. So, if you can help on your own simple way, help other people. Diba? You can give to others if you don't help for yourselves. So, mas maganda mag-ipon ka na mas mabubuting mga kaugalian or be a blessing to others. Ika nga nila, hindi puro yabang. Diba? Hindi puro yabang, hindi puro pakitang tao. So, just help on your own simple way. So, bukas is another day for our work. So, madami kami ginawa ngayon. Nag-edit-edit ng mga videos. Kasama ko si Ma'am Chris. Shout out kay Ma'am Chris dyan. So, to make it short, yun nga, help other people dahil ng pagnangangalan sila. Diba? Pare-pareho tayong wala po. Pero make sure na kung mag-help ka is yung may means ka din. Diba? You can help on your own simple way. Hindi naman kailangan mahal or whatsoever. Diba? At least kaya pa nakatulong ka. So, nakita mo yung tuwa niya sa mga labi ng matanda na there is someone na tumulong sa kanya, di ba? Kahit mainit, alam mo yun. So, nagpatingin siya. At least, naging blessings ka for others. So, yun nga, let's learn, be a blessing for others. Hindi yung puro ka receive ng receive. Diba? Or puro ka ng take. So, yun, share guys. Be happy always. Just leave love. Just leave love and love. See you around. Goodbye. So yun na nga mga kuis, welcome back again. So may additional videos ako for today. After kung kumain kanina ng McDo, and then naglaba. And then may nangyari na hindi inaasahan. So after ko nagwash yung mga damit is, nawawala bigla ang aking salamin. Yeah. So ilang oras ko siyang hinanap, kasi ang hirap pag wala kang salamin, diba? Hindi mo nagpapagulang. Parang napaka-incomplete ng buwan mo pag wala kang salamin. And then I find out na wawala ang aking salamin. Hinanap ko for about 45 minutes or 30 minutes sa buong bahay. Hinulog-lug
hinalugpong ko lahat ng gamit. Ipalto, basurahan, etc. My God, hindi ko siya mahanap. Kasi napakahirap pag mag-work ako tomorrow, pag wala kang salamin. So, ang nangyari is, hanap ako ng hanap. So, buti na lang, nagsuggest ng kapatid ko na si Joy na i-review ang CCTV camera. Diba? Ang sasyon ng CCTV camera. Ni-review namin ang CCTV camera for how many minutes. And I just find out na naiwan ko pala ang salamin ko sa ibabaw ng kotse. Diba? Napakalaking kasungaan. Kasi pag-uwi kanina, nag-take out na ako ng McDo. Diba? Kasi nag-crave ako ng alaking with coffee, iced coffee vanilla, and french fries with cheese ale. So siguro yung utak ko hindi na sanay na kumain ng magulang ng pagkain. Kaya nanibago yung utak. So tuwang-tuwa ako. It's really forgettable experience. So next time guys, alamin nyo kung saan yung nilagay mga bawat gamit niyo, okay? So once again, thank you for watching guys.